Tataka ako bakit kailangan nyo pang kumuha ng ibang brand para ipakilala dito. Bakit? Ilalagay mo to sa loob ng gitara, tapos sasabayan nyo yung vibration ng gitara. Bale, yung top wood nakakonekta dun sa back wood. Yun yung nagbabibrate na naging iba ng tunog. Pre, totoo nga. Oo! Oh! Ba, totoo pre, totoo! Hi guys, nandito ulit tayo sa Clipton Headquarters at kasama natin ulit si Boss Adrian. For today's video, pag-uusapan natin yung bagong brand na ibebenta nila ngayon. Yung Clipton Guitars, alam naman natin, well-established na siya dito sa Pilipinas. Marami na kayong nabentang guitar. So, nagtataka ako bakit kailangan nyo pang kumuha ng ibang brand para ipakilala dito, para ibenta dito. Bakit? Okay. So this year, isa sa plano, sa business plans ng Clipton Guitars ay magbubukas na kami ng physical store. Yes! After 10 years. Congrats! Magbubukas na kami ng physical store. So isa sa goals namin sa physical store is hindi lang Clipton yung benta. Kung hindi magbubenta talaga mo ng high-end ng gitara. Kasi dati, yun lang naman yung nagpipigil sa amin magbenta ng high-end. Dahil nga, sa alam natin, mas mahirap magbenta ng mga ganong mahal na gitara online kasi malamang mas gusto ng tao mahawakan yung gitara. So, ngayon na magbubukas na kami ng physical store, plano na namin mag-distribute ng iba't ibang brands. Bakit Gopherwood yung napili nyo na ibenta? So, itong Gopherwood na brand, no? Na-discovery ko itong mga 2017 dito sa Pilipinas. Meron kasing nagbenta ng Gopherwood actually sa Pilipinas ng 2017. Pero, yun lang, eventually na-discovery na Peggy pala yung binibenta ng Gopherwood dito sa Pilipinas ng 2017. Kaya, na-curious ako dito sa brand na to dahil nga doon sa incidenteng yon at ginugal ko siya. Tapos na-discover ko na maganda rin pala yung yaring itong gitara na to at medyo sikat siya sa Korea. Okay. So naisipan ko na, ay, ipasok na natin sa Pilipinas itong brand na to. At isa sa naging main selling point sa akin kung bakit gusto ko subukan ibenta to sa Pilipinas ay isang innovative nilang feature na ang tawag ay sound pillar. Itong sound pillar, para siyang isang pin. Okay? Ito siya. Isa siyang spring-loaded na pin na focus. Yeah. Okay. Na yan, may spring siya. Nag-bounce siya. Okay. Ilalagay mo to sa loob ng gitara so papasok siya ng ganun. Sa loob ng sound, sa loob ng body ng gitara mo. Tapos, sasabayan niya yung vibration ng gitara. So, parang gitara mo, zing, vibrate yung top ng gitara. Sasabayan itong spring. At, aapektuhan niya yung tone ng gitara mo. Okay? Ang maganda dito sa sound pillar, meron siyang limang materyales. Lima. Okay? So meron siyang walnut, meron siyang maple, meron siyang ebony, meron siyang brass, at ito nakakabit, compressed wood. At ito, kada iba-ibang materyales, may kanya-kanya siyang tonal quality na ibibigay nyo sa gitara mo. Yun ang maganda sa Gopherwood. Sa presyo ng isang gitara, mga kalimang different tones ka. Bale, ganito yung pagkakapit ng sound pillar. So, yung ilalim na part, nandun yung spring. Yun yung ipupush nyo dun sa butas. Pag pinush nyo, meron din yung butas sa ibabaw. Dapat, dun nyo rin ilagay yung ibabaw na part. Medyo mahirap siya. So, kailangan nyo talagang kapaeb. Yan. Kung mapapansin nyo, nakakabit na siya. Ay, mag-focus. Yan. Bale, yung top wood nakakonekta dun sa back wood dahil dun sa sound pillar. Yun yung nagbabibrate na naging iba ng tunog ng gitara. Meron pala akong naisip. Yan bang sound pillar na yan? Pwede ba yung ikabit sa ibang gitara? Okay. So, itong sound pillar, no? Di ba pin siya ganyan? Yung tusok nito, may dalawang butas sa loob ng body ng gopher wood. Kusan mo siyang i-salpak. Ganun. Kaya nandito yung okay. Picture, papakita ko na lang. Yung ibang gitara, wala nun. Okay? Sa totoo lang, hindi pa namin nasubukan butasan yung loob ng gitara namin kasi ayaw namin masira yung gitara namin. At dapat malamang sakto yung width ng gitara at dapat sakto yung butas mo ng gitara. So kunyari, ito yung binutasan mo, kailangan tapat na tapat niya sa taas yung butas ng gitara para masalpak mo to. Ngayon,
siguro di ko na nire-recommend ang i-edit nyo yung gitara nyo para makabit tong sound pillar. Kasi kung masira, baka mabintang pa ang Krypton Guitars. So, ang recommend ako, kung gusto nyo masubukan yung sound pillar, bumili na lang kayo ng Gopher Wood para kumita rin ako. Tama. Tama yun. Okay. Adrian, paano ba palitan yung ano yan, yung mga materials? So, ito ang ating sound pillar. Okay. Itong pin na to, itong dalawang pin, pwedeng palitan yung materials niya. Okay, ito yung iba-iba klaseng materials. Pakita ko ngayon na napakadali lang palitan ng materials. So, ito, iikutin nyo lang para magbukas. Yan. May isang malaking parte, meron isang maliit na parte. Itong maliit na parte, mas madali, hulog, pindutin nyo lang ito, makahulog na siya. Okay. Tapos kuha tayo ng isa dito. Yan! Tapos pasok nyo lang. Okay, napalitan na. Ito naman, ito mas malaking parte, kailangan nyo lang kumuha ng isang piso. Tapos may kita nyo, meron siyang parang slit dito. Meron yung parang hiwa. Meron yung parang hiwa. Papasok nyo na yung piso doon. Tapos, ikutin nyo. Para matanggal yung parang screw niya. Yan. Tapos, ito yung spring. Tabi nyo lang. Tapos tanggalin nyo ulit yung pin. Kuha ulit tayo. Pasok nyo. Pasok nyo yung spring. Tapos ito, ikot nyo lang ulit pasara. Oh, yun lang. Napalitan nyo na yung materialis ng inyong Gopher Wood sound pillar. Napakadali lang. Kapag ba bumili ako ng Gopher Wood guitar, may kasama na bang sound pillar? Okay. So ang sound pillar ng Gopher Wood, may kasamang libre yung Gopher Wood nyo. Pero hindi siya itong set. Meron siya kasamang ganito, na plastic. Mm-hmm. Yan. Ito yung kasama nyo dito. Nakaka-apit rin siya ng tone, basically pasok nyo, tanggalin nyo. Pero recommend ako na bumili kayo nitong sound pillar na iba't ibang materials para makuha nyo yung feature na pwede nyo palit-palitan ng iba-ibang tone, yung gitara nyo. So maraming materials na meron dyan sa sound pillar na yan. Pwede bang explain mo kung ano yung iba't ibang tunog na magagawa nyan sa gitara? Okay, so guys, kaysa i-explain ko kung ano yung tone and quality nito, nandito yung isa nating musician na sikat na si Jorel at si Lee para mag-demo ko na lang kung ano yung iba't ibang tone and quality ng gitara. Thank you.
Oo, promise. Pre, totoo nga. Tumaas yung ano. Yung high frequency. Ganda. Oo! Oh! Uy, meron nga! Meron? Oo! Diba ba? Oo! Hindi ka? Seryoso! Ba! Totoo pre! Totoo! Oo, oh, promise! Totoo nga! Oo nga, no? Boy finger style, anong masasabi mo sa mga sound filler? Sobrang na-amaze ako sa sound fillers na to. Honestly, noong una hindi ako makapaniwala kung magbabago nga ba talaga yung tunog, pero na-surprise ako. Tsaka yung pinaka-favorite ko so far dito, yung ebony tsaka yung brass. Kumbaga sa ulam, ito yung adobo para sa akin. Tsaka yun lang, nagustuhan ko yung product. Very amazing. Yeah. Boy Plucking, anong masasabi mo sa sound filler? Nung una, hindi ako nag-expect dito. Pero nung naikabit na, totoo pala siya. So, ayan. Ang pinaka nagustuhan ko na wood ay yung compressed. Kasi flat yung tunog niya. Perfect sa recording. Solid. Okay. Ikaw naman, boy strumming. Ano masasabi mo dito sa sound filler na to? Ayun. Sa simula, hindi talaga ako naniniwala. Kasi sa sobrang liit niya, di ko ina-expect na meron talaga siyang magiging pagbabago sa tunog. Pero nung na-try ko, meron talaga, meron siyang difference. I mean, sa human ear, hindi mo siya masyadong rinig talaga, pero after nito, i-monitor ko yung magiging waveform niya, yung bass, mid, tsaka treble. Titingnan ko talaga kung meron silang pagkakaiba. So far, sa narinig ko, meron siya. Amazing. So, ang presyo nitong sound filler set ng Gopher Wood ay 2,980 pesos. Lahat na to, lahat na may special itong wood made na sound filler na kayo. Tapos, all five materials. Tapos, makakuha rin kayo ng extra spring. Na iba yung tension. So, pag gusto nyo pabaguhin yung tunog, iba yung tension nito. So, yun yung presyo niya, guys.